In order po, para sa mga estudyante ko. So, kasi lumaki na sila. So, yung mga old nila na yun po, masasikip na. So, I bought a new uniform na very practical ang pagkabili. I will teach you how. Paano maging practical dito sa uniform. Ang binili ko is five packs polo shirt ni Kuya. Ito yung uniform nila. So, 750 size ano to siya? Size 8 to 9. Kasi ano, pag magbili kayo mga guys, hindi yung talagang sakto na sakto na size ng anak nyo. You need to have a 1 year or 2 years na gap or extension ba? Yung extra size. Ito naman kay Lele. 2 packs lang po siya. Ito yung may mga curl sa ano, Lele. Pambabae siya. Pero, she can use naman sa leftover ni Kuya. Size 4 to 5. But actually, I just bought this one in case. Just for a... At least may new, din siya. Nawawa naman. And then, I bought this one. Si Lele now is 4 years old. So, I bought 5 to 6 years old. Kasi, masisikip na yung ano niya. Yung first t-shirt niya is ano, 4 to 5 yun. So, nung nag-start siya sa nursery, she just 3 years old. So, ang binili ko sa kanya is 4 to... parang 4 to 5. Ngayon, ang sisikip na. So, ang binibili ko ngayon is 5 to 6. 4 years old siya. So, ang t-shirt is 5 to 6. Para masusuot pa niya mga guys ng mga 2 years. 2 to 3 years. Yun. So, at least, hindi ka magbili every year ng uniform. Makasave ka ng 10 pounds. Then, I bought 2 trousers of Kuya. Black pants. Kasi, ano siya, extra niya na pants. Kasi yung nabili ko last time, masisikip na. Then, ano yung mga boys were active. So, nasira na yung sa may tuhodan. So, ito is 6 to 7. 7 siya. Tama lang po sa kanya kasi yung binili ko 7 to 8. May binili ako na bago 7 to 8. Medyo malaki. So, inano ko siya, in-adjust ko siya ng size para umiksi konti. Para tama sa ano niya, height niya. Pero, binili ko siya ng itong klase na ano. Ito na klase na style kasi gray yun eh. Ito black. But this time, I bought 6 to 7. Kasi, parang yung 7 to 8, medyo mataas. Iba-iba kasi mga guys eh. May mga sizes na very conservative. Yung kahit 4 to 5, eh, napaka malaki. So, pag mag-ano kayo, tingnan nyo din yung sizing. Kasi, each store kasi, iba-iba yung sizing nila. May mga store na very conservative yung sizing nila. So, kahit mag-extra ka, after 1 year, yun. Eh, ang result, maliit. Or, konti lang yung allowance. Meron naman, kahit 5 years old yung binili mo, hindi naman siya kasya. Kasi nga, conservative yung sizing nila. So, mag-try ka ng this Asta, okay lang yung sizing nila. Kahit mag-ano ka na extra 1 year gap sa sizing, okay lang. Kasi, you can still use it until na lumaki yung mga anak mo. Yan.
lang pala itong adjustment. Meron kasi yung iba, may adjustment dito. Pwede mo masikipan to yung hindi. Ito walang ganun. Ito, George Asda. George.com. Return label. Pag gusto mo, pag ibalik mo siya kasi hindi mo nagustuhan yung sizing nila, pwede mo i-return. Okay lang. Okay naman yung hindi ko. So, I will not return this one. So, ito yung ano. Pag bumili ka mga guys, yun mo ng mga by set kasi makaano ka talaga, makalamang ka sa price. $250 lang siya, dalawa. Pag bumili ka sa Amazon, ang mahal. 5 pounds each to sa Amazon or sa eBay. Ang mahal din. Magbabayad ka pa ng shipping. So ito, tatlo na item, isang bilang, isa lang shipping fee ang babayaran. So yan. So ito sa ibang store, itong $250 na to, and pag nato sa ibang online store. Yan. So ganyan dito, maging profit. Ito, lima na siya ha. $750 lang. So, nakita ko sa eBay, yung limang set na ganito is 14 pounds. So, naka lang half the price. See? Ayan. Di practical. Basta mama na talaga mga guys. All the practicality. Go ako niya. Thank you so much for watching. Sana may nakukuha kayong mga practical ideas how to buy a uniform. So, dapat mag-buy kayo ng uniform, yung mga buy set na para you can save some pounds or some pesos saan man kayo. And then, yung hindi ka na mag, ano, isang advice, hindi ka na every year magbabay ng uniform. Diba? Kasi magastusin pag magbay-bay ka ng uniform every year. So, at least masave mo yung money mo. You will buy maybe after 2 years. But, you are going to make extra sizing. Be sure din na hindi ka wawagtingnan yung anak mo. Kasi, save ka sa sizing, yung anak mo naman parang yung anak mo ang lalaki ng mga uniform kasi gusto mo matagal ka pang mag-buy ng another set of uniform. I-ano mo naman siya, estimate mo na yung extra sizing sa uniform na binili mo is tama-tama lang sa size anak mo. Hindi yung anak mo parang nagsusuot ng isang malaki na skirt. Yung ano niya, yung uniform niya parang nagsusuot ng malaking palda. Kasi ang lalaki ng agwat ng binili mo na size. Yung pang grade 1, binili mo pang grade 6 na. Hindi naman ganyan. Sobrang. Itong ano lang, mga 1 year lang. Or 2 years. 1 to 2 years. Or 1 kasi it depends kasi pag mayroon kasi mga bata na maliliit din, mga bata na malalaki. So, know your kids, know the size of your kids. Kaya, sa mga gamit namin sa bahay, sa mga bata, ako talaga yung bumili. Kasi yung papa nila, bili lang yan ang bili, tinitingnan yung size. Pag akong bumibili, tingnan ko yung size, yung quality, at yung gamit talaga na masusuot talaga nila na may enjoy nila yung damit na yun. Yun. At sa mga branded naman, dapat yung may less. So, yan mga guys. Ito kay Lele. Yan. Ganda. Lele is 4 years old. So, tama lang to. Yan, dalawa. Yung
yung girly-girly, may mga scallop-scallop siya dyan. Okay. Ito naman kay Kuya. Ayan. Medyo may, ano, malaki konti. Pero, meron pa naman t-shirt si Kuya. Yung una nito is 5 to 6. So, ito, ano lang, in case. Mga bata kasi natin, ang bilis lang lumaki. So, okay lang po siya. Kasi, medyo tumatang, malaki lang tingnan, pero pag masuot na to, tama na to. Tama-tama lang to. Yung mga logo-logo. Pati t-shirt na may logo ito, pag may logo ito, ano na to siya? 12 pounds. Each. 12 pounds each. Pag may logo dito. Eh, pwede naman pala magsuot na walang logo. So, thank you so much for watching my unbox uniform for my kids. Unboxing uniform. Bye-bye. Thank you for